Magandang hapon po muli sa inyo. Narito na naman po tayo sa ibabaw ng aming kubo, sa taas ng aming kubo, at pagpasensyahan nyo na dahil wala po akong ibang maipakita na view sa inyo kundi ang kalawakan na medyo nalulungkot dahil may nagbabadya po na ulan parating. Kaya pagtiyagaan nyo na po itong view na makikita nyo dito sa aking vlog. At ngayon nga po ay dadalhin ko po kayo sa salita ng Diyos, dahil alam nyo po marami na pong bagay na nagagawa ang ating mga buhay. Marami na po tayong tinalakay ng mga kwento ng buhay natin. At ngayong hapon nga po ay tatalakayin naman po natin ang salita ng Diyos na talagang napapanahon na kailangan na pong marinig nating lahat ang mga sinasabi ng Panginoon upang mabigyan po natin ng kaluguran ang puso ng ating Diyos kapag siya ang ating pinag-uusapan. Dito po sa Mateo chapter 7, kung meron po kayong mga Bible diyan, buksan po ninyo. Ito po ay Tagalog ang aking ginamit, chapter 7 ng Mateo, verse 7 hanggang verse 11. Sabi po dito sa verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Pagpalainawa ng Diyos ang kanyang salita sa hapong ito. Madali pong unawain sa ating isipan yung salita ng Panginoon na humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Ngunit atin pong pakatandaan, ang Diyos po ay may requirements po na hinihiling sa isang pusong nananalangin o sa isang taong nananalangin. Hindi po makakarating ang ating mga dalangin sa trono ng biyaya ng ating Diyos kapag ang ating pong mga puso ay lipos ng kasalanan. Ang ating mga buhay ay puno ng kasalanan o kahit man lang isang pirasong kasalanan. Kasalanan pa rin po ito sa paningin ng Diyos. Maliit o malaki, kasalanan pa rin po yan sa harapan ng Panginoon. At pariho po yan ng timbang. Wala pong white lies, kundi lahat ay kasalanan. Pagkukulang man, kahinaan man, pagkakamali man, kasinungalingan man, o paggawa ng mga bagay na hindi tama sa harapan ng Diyos. Lahat po yan ay kasalanan. Ano po? So, kung nais po na dinggin ng Diyos ang ating mga dalangin, kailangan po ay pumasok po tayo doon sa requirements ng Panginoon. Dapat po tayo ay magsisi muna ng ating mga kasalanan. Sabi pa nga po doon sa ibang chapter ng Bible ay puntahan daw muna natin ang ating mga nakasamaang loob o mga naging kaaway bago tayo maghandog sa ating Panginoon. Ang pananalangin po ay isang uri ng paghahandog. Ano po? Para po makarating ang ating mga dalangin sa Panginoon, ay kailangan pong magpalinis muna tayo sa ating Diyos. Humarap tayo, lumuhod tayo sa Panginoon, at magsisi, humingi ng kapatawaran. Yung paghingi ng kapatawaran na totoong totoo, na bukal na bukal, o tagus na tagus sa ating puso, na paghingi ng kapatawaran sa harapan ng ating Panginoon. At kapag ginawa na po natin iyon, ang Diyos po ay talagang bubuksan niya na po ang langit. Tatanggalin na yung nakaharang doon, mawawala na yung mga kasalanan na yun dahil pinatawad niya na kapag tayo ay humingi na at nagsisi na sa ating mga kasalanan sa harapan ng ating Diyos. Kaya ang atin pong mga dalangin ay makakarating na po sa kalangitan, sa trono ng biyaya, at diringgin po ito ng ating Diyos Ama sa langit. Higit sa lahat, ang ating Panginoong Hesus na siya po ang tagapamagitan, ang ating intercessor, dahil wala po, hindi po makakarating ang ating mga dalangin sa Ama kung hindi po dadaan sa kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ, na kanyang binigyan ng kanyang lahat ng kapangyarihan ay pinaubaya niya na sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya po tayo inananalangin, nakadirect man ang ating dalangin sa Ama, ngunit naroon yung sa pangalan ng aming Panginoong Jesus
So, isa po si Jesus Christ habang tayo po ay nagpapaabot ng ating mga dalangin sa ating Ama sa Langit, ay ang atin namang Panginoong Jesus ang nagsasabi ng, Opo Ama, dinggin mo Ama ang kanyang dalangin. Yes po Ama, kailangan niya po yan Ama, kahabagan niyo po Ama, dinggin mo po Ama at ipagkaloob mo ang kanyang kahilingan. Parang ganun po ang aking naririnig kapag ako po ay dumadalangin sa Diyos. Kaya hindi po pwede na hindi po tayo dadaan sa kanyang bugtong na anak, ganun din sa ating pananalangin. Kaya ganun po, diringin po ng ating Diyos Ama ang ating dalangin kapag ang ating mga puso ay malinis sa kanyang harapan. Ibig sabihin, yung kasalanan na dati hadlang ay mawawala ito, maaalis ito dahil tinatawad na ng Panginoon. Kaya ang ating mga dalangin ay makakarating na sa trono ng kanyang biyaya doon sa kalangitan. Mabilis po na magbukas ang puso ng Diyos kapag kinatok po natin ito, kapag kumatok tayo sa puso ng ating Panginoon. Kailangan po yung panalangin na may pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba, hindi yung inuutosan natin ang Diyos. Na yung pangit po yung dalangin na sasabing, Panginoon, kailangan po namin ito. Panginoon, suguin mo si ganito, hipuin mo si ganito, na ibigay, gamitin mo ang buhay ng taong ito para ibigay ang aking pangailangan. No, huwag po nating utusan ang Diyos dahil alam na alam ng Diyos, hindi pa man tayo bumibigkas ang ating mga dalangin, ay alam na alam na ng Diyos ang ating kahilingan at ang ating kalagayan. Kaya manalangin po tayo na may pagpapakumbaba sa Panginoon. Di po ba may pattern po tayo sa Our Father o sa Ama namin, yung Panginoon, bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa bawat araw. Wala pong sinabi doon ng Panginoon na, Panginoon, sabihin mo kay Tarpulana o kay Tarpulano na bigyan niya kami ng bigas. Kundi ang sabi ng Panginoon, sa Kanya lang tayo humingi ng ating kakanin sa araw-araw. At alam na ng Diyos yan kung ano ang Kanyang gagawin at kung ano ang Kanyang kaparaanan at kung sino ang mga tao na Kanyang nilikha, na Kanyang gagamitin para ibigay niya sa atin ang ating pangangailangan. Huwag po nating utusan at turuan ang Diyos kung ano ang Kanyang dapat gawin. Humingi po tayo ng may pagpapakumbaba, manalangin po tayo na may kalakip na pananampalataya at pusong mapagpakumbaba sa kanyang harapan upang sa ganon masumpungan po natin ang ating hinahanap at ang pintuan ng kalangitan ay kanyang bubuksan upang ibuhos sa atin ang ating mga pangangailangan. At tandaan din po natin kung ano ang ating mga hinihiling. Madalas po ay mabilis ibigay ng Diyos yung kahilingan natin, yung talagang quick, gaya po emergency na may sakit ang pamilya o may isang tao na may sakit na bigla kang luluhod sa Panginoon at sasabi mo, Lord, pagalingin mo ang taong yun, iligtas mo siya sa kamatayan. Talagang di po ba? Sabi nga ng Panginoon, siya ang ating great healer. Siguro pag nakita niyang ng Lord ang ating mga puso na nanginginig tayo, na lumalapit sa Kanya at nagpapakumbaba, siguro ay dali-dali naman ang Diyos nagagalaw ang Kanyang kapangyarihan para ibigay ang kagalingan sa tao na ating pinapanalangin. Ano po? Doon naman sa ating mga personal na pangailangan, ang ating dinadalangin ay kungyari tuition fee ng ating mga anak, pangbayad natin sa bills, pangbayad sa ating mga inuupahan o panghulog sa ating mga hulugan, mga sasakyan o kung ano pa man dyan, o pang-araw-araw nating pangailangan. Talaga naman, pag hindi tayo makahulog sa ating mga sasakyan o bahay na hinuhulugan, ay pwede itong batakin o hatakin ng mga companies na ating inutangan. Kaya ang Diyos naman ay gagawa ng paraan upang hindi mahatak yung mga bagay na pinintulutan niya ng ipagkaloob sa atin. Kaya lang kung minsan, meron ang ibinigay ang Diyos, ay ginagamit natin sa ibang bagay, kaya hindi
natin nahuhulugan o naibabayad doon sa dapat na pagbayaran, kaya nagkakaroon din ng hatakan kung minsan. Yun ay pagkakamali na ng ating mga buhay. Ano po, ang Diyos ay hindi nagkukulang at hindi talaga siya huli, hindi rin siya advance, kundi laging on time ang tugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. So, ang sabi po dito sa chapter ay verse 8, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Tama po yun. Kapag tama po ang ating puso, ay talagang matatanggap po natin anumang bagay ang ating hinihiling sa Panginoon na naaayon sa motibo ng ating puso na mga kahilingan. Ano po? Sabi po sa verse 9, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong mga anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Siyempre po hindi. Kapag tayo po ay humihingi ng isang bagay po, ay yun po talaga ang ibibigay ng ating Panginoon. Kahit man ang ating mga tatay dito sa lupa o yung ating mga magulang, di po ba kapag sinabi natin na pahingi naman ang pambiling soft drinks, di po ba minsan hindi man pambili kundi soft drinks na talaga ang ibinibigay. Ano po, ganun din po sa ating, lalo na sa ating tatay sa langit. Ako po, may sample po ako sa inyong panalangin. Ito po ay panalangin ko nung 1997. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, alam niyo po, pagod na talaga kaming mangupahan. Talagang hindi ko na halos mabilang sa ilang taon, napakadaming taon na lumipas na kami nangungupahan. Alam niyo po, nagpaalala po sa akin ng Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit, paano ka naman na mahihinto sa pangungupahan? Ay hindi ka naman humingi ng inyong sariling bahay. Aba, para po ako naalimpungatan doon. Ang dami ko pong answered prayer para sa iba. Pero yung sarili ko pong, sarili namin pangailangan, ay nakalimutan ko pong hilingin sa Panginoon. Kasi alam niyo po, nung araw nung ako'y bagong Kristiyano pa lang, pa-humble heart pa po ako sa Lord. Sinasabi ko, ayokong yumaman, ayokong maging milyonaryo. Abi, masarap palang maging milyonaryo kapag anak ka ng Diyos. Alam niyo po kung bakit. Abi, marami kang matutulungan ng mga tao na nangangailangan. Pwede kang gamitin ng Diyos sa mga nangangailangan. Nung araw po, akala ko po, gustong-gusto ng Lord yung humble heart. Dipindi po sa pagiging humbleness po natin. Ano po? So, natuto na rin po akong humiling sa Lord ng sariling bahay, at alam niyo po, agad-agad ay ibinigay po ng Panginoon ang bahay sa amin. At meron pa po akong hiniling na isa, dahil nga po, humble heart pa din, ano po, sabi ko naman sa Panginoon, Lord, bigyan niyo naman po kami ng kahit second hand lang na sasakyan, para meron naman po kami masakyan papunta sa church, o kaya ay kapag kami may pinupuntahan. Alam niyo po, tumugon uli ang Panginoon. Binigyan po kami ng second hand na sasakyan. Pero may pinaalala po ang Lord sa akin. Sabi niya, okay, tamo na. Second hand kasi ang hiningi mo . Kung brand new sana, hindi wala akong maintenance agad. Alam niyo po, wala naman pong pamasahe papunta sa langit sa ating pananalangin. Alam niyo po, ang Diyos natin ay napakayaman. Siya po ang may-ari ng bahay, ay ng lahat ng bagay sa mundong ito. Siya po ang may-ari ng lahat, bahay man, sasakyan man, o kung anumang bagay na nais na makamta ng tao, ay siya po ang may-ari yan. At meron po tayong karapatan bilang kanyang mga anak, ay tagapagmana po tayo ng kanyang mga kayamanan. Kaya nung humingi po ako ng second hand na sasakyan, ay second hand lang po talaga ang kanyang ibinigay. At nagkaroon po ako ng lesson sa ganong mga bagay, di po ba? Minsan, may sinasabi, Lord, kahit ano lang, kahit second owner lang anak ko, masaya na ako. Pwede naman siya maging cum laude. Pwede naman maging valedictorian, di po ba? So, yung the best na po ang hilingin natin sa Panginoon na sa tingin natin ay nararapat naman doon sa mga bagay na ating hinihiling. Ano po? Huwag lang po tayong humiling na, Panginoon, bigyan mo kami ng sasakyan. Pero Lord, ha, ikaw na magbigay sa amin ng ano, ng panggasolina at saka garahe. Alam mo namang wala pa kaming pambiling bahay ngayon na may garahe. O di po ba? Hindi po yun ibibigay ng Panginoon.
at yung panalangin na, Panginoon, papasahin mo po sa board ang aking anak para may pagmalaki naman po siya sa kanyang mga kaklase, sa aming mga kamag-anak, ay ibabagsak po ng Diyos yun. At yung mga dalangin na, Panginoon, paunlarin niyo na po kami para makaganti na po kami sa mga nang-aapi sa amin. Ay, hindi po kayo paunlarin ng Panginoon. Bakit? Kasi masama po ang motibo ng ating puso doon sa prayer items na ating inilalahad sa harapan ng trono ng biyaya ng ating Diyos. Kaya piliin po natin at suriin natin ang mga panalangin natin na may pagpapakumbaba at hayaan natin na ang kalooban ng Diyos ang masunod at hindi ang kalooban natin bilang tao. Sabi pa po dito sa verse 11, kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya? O di po ba? Sabi nga pong ganun, yung mga amang masasama, yung mga tatay na masasama, ay pinagpapala nila ang kanilang mga anak. How much more po ang ating tatay sa langit? Hinding-hindi niya po bibiguin ang buhay natin kapag nakita ng Diyos na ito'y talagang kailangan natin. Dahil ang Diyos po ay tumutugon doon sa mga bagay na ating hiniling na para sa ikabubuti natin. Kaya sinasabi nga ng Diyos dito, mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Mabubuting bagay na ikabubuti din natin at ikabubuti ng ating pamilya. Hindi po tayo pwedeng humingi ng baril para kapag tayo may kaaway ay may gagamitin tayong pangbaril, panakot o pamatay sa ating kapwa. Ano po? Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos para tugunin ang ating mga dalangin. At kung hindi man ito ibibigay ng Diyos agad-agad o madelay ito, ibig sabihin, dumadaan pa po ito sa proseso dahil alam na alam po ng Diyos ang future natin. Kung sakali ba na ipagkaloob ng Diyos sa atin ang maraming salapi, natitiyak ba natin sa ating mga sarili na hindi tayo malalaglag sa kamay ng Panginoon? Di po ba? Ang sabi ng Diyos, ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pwede ring pagkatiwalaan niya sa malalaking bagay. Kaya kung hindi man tayo nakakatanggap ng malalaking bagay sa panahong ito, ibig sabihin may nakikita ang Diyos sa buhay natin na hindi pa tayo mapapagkatiwalaan. Baka ang mga salapi na ating inihiling kapag kanyang ibinigay at hindi pa tayo handa ay magagamit lamang ito sa mga bagay na hindi mabubuti. Magagamit pa ang biyaya ng Diyos sa mga bagay na hindi magbibigay ng kabutihan sa buhay natin o sa buhay ng mga tao na malalapit sa atin. O baka ito pa ang ating ipagmamalaki at ito pa ang ating sasambahin bilang ating Diyos ng buhay natin ang salapi at hindi na ang Diyos na tunay na may-ari ng salapi. So, marami pong dahilan ang Diyos kung bakit hindi po natin natatanggap ang mga panalangin natin kung minsan. At minsan naman ay no. Instead na yes, ay no naman ang sagot ng Panginoon. Alam ng Diyos ang kanyang mga dahilan kung bakit hindi niya tinutugon ang mga dalangin natin kahit tayo man ay nagpakumbaba na sa Diyos, nagpalinis na sa Diyos ang ating mga kasalanan, pinagsisihan na natin, nakarating na sa langit ang ating mga panalangin. Alam ng Diyos kung anong ikabubuti natin at hindi. Alam ng Diyos ang mga bagay na ikakapahamak natin at hindi. Kaya huwag po nating turuan ang Diyos kung ano po ang nais natin na mangyari sa ating buhay, kundi sumunod po tayo sa salita ng Diyos. Hintayin po natin yung tamang panahon at habang nasa process po ito ng ating Diyos, ay ipakita natin sa Panginoon ang ating mga buhay na tama tayo namumuhay sa Kanyang harapan. Lalong wag po tayo magmukhang salapi. Alam niyo po, minsan, madalas na lang po yung prayer, pahingi noon. Lord, pahingi ng ganito, pahingi noon, pahingi ng ganyan. Di po ba? Wala na po tayong sinasabi sa Lord na, Lord, pwede po bang gamitin mo naman ang buhay ko sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo? Pwede po ba na maunawaan ko ang iyong salita upang sa ganon, Ama,
ay maibahagi ko rin ito sa mga nangailangan ng iyong kaligtasan, ng iyong salita na gaya rin ng aking pangangailangan noong una na ako ay tinulungan mo din at may pinadala ka ding mga tao para ituro sa akin ang iyong salita at ipaunawa sa akin ang iyong salita sa pamagitan ng inyong presensya, ng inyong banal na Espiritu Santo. Huwag po tayong humingi na lang ng humingi ng mga material na bagay. Alam niyo po kung bakit? Yung mga bagay na yan ay dito lang po yan sa mundo. Pang sanlibutan lang po yan. At kapag tayo po ay namatay, ay hindi rin naman po natin yan madadala doon sa kabilang buhay. Dahil ang mahalaga lang naman po sa ating Diyos ay ang ating mga kaluluwa, ang kaligtasan ng ating kaluluwa na makabalik, makauwi sa ating Panginoon. At hindi po mahalaga sa Diyos yung mga bagay na ibinigay niya sa atin. Wala po yan. Mawawasak lang po yan, malulusaw lang po yan, kainin lang po yan ang mga kalawang ng mga tanga dito sa sanlibutan. Kaya ang mahalaga po na ating hilingin sa panahong ito, lalo na sa panahong ito ay ang kaligtasan ng ating mga buhay, kaligtasan ng ating pamilya, kaligtasan ng ating mga anak, kaligtasan ng ating buong sambahayan, ng ating mga kamag-anak, mga kaibigan, lahat ng tao na nilalagay ng Diyos sa ating isipan, lahat ng buhay na ating nakikita ay ating pong ilapit. Ito po ang maging prayer items natin sa Panginoon. Ilapit, idulog po natin sila lahat sa Panginoon upang sa ganun mabuksan ang kanilang spiritual ears, spiritual life, spiritual mind, spiritual eyes, spiritual heart na makapasok ang salita ng Diyos upang sa ganun maisuko din nila ang kanilang buhay sa Panginoon, tanggapin nila ang Panginoong Hesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas upang maranasan at makamtan din nila ang buhay na walang hanggan upang sa darating na rapture, tayong lahat na mga niligtas ng Panginoon, tinubos ng kanyang dugo, ay sama-sama tayong kanyang dadagitin mula dito sa lupa hanggang doon sa kaulapan, sa kalawakan na doon naghihintay ang Panginoon sa atin sa oras ng rapture. Kaya maganda po yung mga bagay na ating hinihiling sa Lord, sa pangailangan natin, mga personal natin pangailangan, ngunit tandaan din natin, habang tayo may ginagawa para sa Panginoon, ang Diyos naman ay may ginagawa din para sa atin. Hindi niya tayo pagkukulangin sa lahat ng bagay na ating kakailanganin sa bawat araw ng ating mga buhay. Gumawa lang tayo para sa Panginoon, para maluwalhati ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Gumawa lang tayo ng mga bagay na makalangit at hayaan natin ang Diyos kung ano naman ang nais niyang gawin sa ating mga buhay. So ganun po ang ating gagawin, lalo na po sa kapanahon ng ito. Huwag po tayong maging makasarili. Alam niyo po ako, pwede naman po ako manahimik araw-araw dahil ang aking mga pamilya ay nakatanggap naman na sa Panginoon. Ngunit alam niyo po, hindi po ako natatahimik, hindi po ako mapalagay hanggat hindi po ako makapagbahagi ng salita ng Diyos sa aking Facebook, sa aking page, at ito nga po sa YouTube channel ko, na sana naman po ang makarinig po ng akin pong ibinabahagi sa inyo sa oras na ito. Sana po ay tumimo po ito sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, at makilala niyo po ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang napako sa krus at ating tagapagligtas ng ating mga buhay, ng ating kaluluwa na magiging daan at daan, nag-iisang daan patungo sa buhay na walang hanggan hanggang tayo makarating sa kanyang kaharian diyan sa kalangitan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, alam niyo po ang panahong ito ay hindi po ito panahon ng pananahimik dahil marami pa po tayong mga kababayan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya sa pamagitan po ng ating mga buhay na ginagamit ng ating Diyos, minsan po hindi man tayo marunong magsalita, ngunit kapag ang desire ng ating puso ay makapaglingkod sa Panginoon, ang Diyos po, ang Holy Spirit po ang magtuturo sa atin ng bawat salita na ating sasabihin at isishare o ibabahagi sa buong mundo, dahil ang YouTube, ang Facebook ay naririnig, nababasa sa buong mundo. Kaya hilingin po natin sa Panginoon na isa po tayo sa gagamitin ng ating Diyos para maibahagi po ang kanyang gospel, ang katotohanan at ang katotohanan na walang ibang Diyos, walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ lamang. Si Jesus Christ lamang ang tunay na Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay at ng buong sanlibutan na ito.
Kaya ganun po ang nais ng Diyos. Ito po yung nais niya na makita at marinig sa atin, na ibahagi siya, ipamalita siya, saan mang dako ng mundo ay marinig ng mga tao na siya ang Diyos, na si Jesus ang tunay na Diyos. Yun po ang nais ng Diyos na makita at marinig sa ating mga buhay. Alam niyo po, minsan kahit hindi pa po natin hilingin sa Diyos ang ating kakanin sa araw-araw o yung mga pangailangan natin, kapag nakita naman ang Diyos na may ginagawa po tayo para sa Kanya, ay siya naman po ang bahalang magbigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. So, ganoon na lang po, mga kapatid, ang nais kong iparating sa inyo, at sana po ay naunawaan niyo po ako at maging handa po tayo palagi, dahil ang Diyos po natin ay muling darating, si Jesus Christ, at ay muling darating sa pamamagitan po ng rapture. At tayo po ay manalangin sandali sa oras na ito. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po dahil nariyan ka lagi sa iyong salita. Ang salita mo ay buhay. Ang salita mo ay makapangyarihan na siyang gumagabay sa buhay namin, nagtuturo sa amin at kumikilos sa aming mga buhay. Ang salita mo ang nagbibigay ng kalakasan sa amin, lalo na po sa aming pamumuhay espiritual. Ikaw din po, Panginoon, ang siyang gumagabay at pumapatnubay sa amin sa bawat araw. Kaya Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong salita sa hapong ito. At itinataas ko po sa iyo, Ama, ang lahat po ng mga nananalangin, anuman po ang kanilang mga idinudulog ng mga prayer items, Ama, sa iyong trono, ng iyong biyaya, Ama. Nakikiisa po ako sa kanilang mga dalangin na mga panalangin na napapanahon, O Diyos. Dinggan mo po, Ama, ang kanilang mga dalangin sa kapanahon ng ito, lalo na po ang may mga sakit karamdaman, O Diyos. Igawad niyo po, O Diyos, ang kumpletong kagalingan sa lahat ng may mga sakit karamdaman sa oras na ito, by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. At sa mga lati ng Panginoong Hesus, ako'y nananalig na ang lahat ng mga may sakit karamdaman ay pinagaling mo na, O Diyos, ng lubusan. Bisitahin mo po, Ama, ang lahat ng mga nasa hospital, ang mga nasa kanilang mga tahanan, ang mga nakaratay sa mga banig ng karamdaman, O Diyos, bisitahin mo po silang lahat at igawad niyo po, O Diyos, ang kumpletong kagalingan na gamit ang inyong kapangyarihan, ang iyong salita sa oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ama, sa mga nawawalan po ng pag-asa, sa mga nangihina, O Diyos, abutin niyo po ang kanilang mga buhay, palakasin mo po sila, magpakilala ka po sa kanila, Ama, sa pamagitan po ng iyong mga tunay na mga lingkod na nagbabahagi ng iyong salita upang sa ganun, Ama, muli po sila makaranas ng pag-asa na nagmumula sa iyo at paninindigan po nila na ang buhay ay mahalaga at hindi po kailangang manghina sa panahon ito, kundi ang kalakasan nagmumula sa iyo ang kailangan naming lahat upang sa ganun mapaglabanan po namin anuman ang mga nangyayari sa mundong ito. Ama, maraming salamat po sa hapong ito. Ingatan niyo po kaming lahat, lahat po ng nakikinig at ang kanilang mga pamilya ng aking video na ito, O Diyos. Pakabalutan niyo po kaming lahat ng banal mong dugo, ganun din ang aming mga mahal sa buhay, Lord, lahat ng aking mga subscribers, lahat po, Panginoon, ang nakakarinig ng mga dalangin ito, O Diyos, dito sa aking YouTube channel, O God. Pagpalain niyo po kami lahat, O Diyos. Hawakan niyo po kami yung kapangyarihan. Balutan niyo po kami lahat ng banal mong dugo. At sa pangalan ni Jesus, anumang gawa, banta o plan ng kaaway, ito po hindi namin pinapahintulutan by the power of the blood of Jesus and by the power of the mighty name of Jesus. Panginoon, maraming salamat po muli sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay, pagpalain mo rin po ang aming bansang Pilipinas at ikaw po, Panginoon, maghari sa bawat pinuno ng aming bansa, sa lahat ng mga pinuno sa aming bansa, mula sa aming Pangulo hanggang sa mga pinuno ng aming mga barangay. In Jesus' mighty name, Ama, muli maraming salamat sa iyo at ang lahat po, O Diyos, ang aming dinalangin sa hapong ito ay hinihiling po namin ito sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At muli po, inaalay ko po sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng kaluwalhatian, kadakilan, kapangyarihan na tanging para sa iyo lamang. Salamat sa mainit matamis na patipisan ng banal na Espiritu Santo. Ito po ang mga ating samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At dito na po, magwawakas muna ang ating
talakayan at ating dalangin sa hapong ito at nawa po sa susunod ay muli niyo po akong pakikinggan. Maraming salamat po muli. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.